Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good morning mga paps. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mo top up ng inyong radiator coolant sa inyong Toyota Rush. This is the proper way to do it. And ipapaliwanag ko na rin sa inyo along the way kung bakit dito dapat mag-top up ng coolant or distilled water or kung ano man yung ginagamit yung fluid para sa inyong cooling system. Okay, so first of all guys, ito yung tinatawag na radiator cup. Pag magta-top up kayo ng inyong coolant, ginagawa to pagka malamig ang makina and malamig yung fluid, kasi pagka ginawa nyo to ng mainit yung makina, it would cause serious injury or burn, kasi guys, pressurized po ito, okay? So pressure plus hot coolant equals siguradong mapapasok kayo dyan. So let the engine cool down for a good 30 minutes or more kung meron kayong oras. At papaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung function netong radiator cup. So before we begin guys, ang kailangan nyo dito is yung coolant nyo. Ako ito ginagamit ko, Boost Long Life Coolant. Tapos towel or basahan. And also guys, just another tip. Kaya guys, pag magta-top up kayo, kailangan malamig na, kasi pagka mainit yung coolant po or yung tubig, kumbaga nag-e-expand pa po yung molecules or expanded po yung molecules niyan, kaya hindi kayo magkakaroon ng kumbaga accurate na fluid, okay? And also guys, yung ano ba to, yung pagkagagamit kayo ng coolant, make sure na premix na po siya, okay? Now, before opening this up, ano lang, kumbaga, mabilis ang explanation lang. So, ito yung radiator cup, and then, ito yung, kumbaga, grade niya. So, 1.1 bar. So, roughly, pagka tinranslate nyo siya sa PSI, roughly mga 15 PSI siya. Yun kasi yung madalas or yung standard. Between 15 to 16 PSI. Anong ibig sabihin nun, guys? Ang ibig sabihin nun is, halimbawa, mainit na yung makina nyo, normal temp na. Siyempre, hindi naman yan kayang palamigin agad-agad ng sabay-sabay, especially kung nasa long trips na kayo, yung talagang tuloy-tuloy yung biyahe. Ang mangyayari guys is, pagka na-reach niya, or diba, ang coolant, or kahit anong liquid, pag naiinitan, siyempre, kumukulo yan or nagkakaroon ng bubbles. So, ganun din po sa coolant. Kumbaga, para siyang nape-pressurize. So, ang inyong cooling system ay pressurized po yan. Ang nangyayari, pag mainit na po yung coolant, na-reach ng cooling system nyo yung 15 PSI, ang mangyayari po is, itong radiator cup, yan po yung nag-a-act na parang release valve. So, kumbaga sa pressure cooker, yan yung parang sumisirit dun sa taas, para ma-avoid yung overpressuring your cooling system. Pagka nangyari po kasi yun, halimbawa, hindi po ito nagbukas. So, ang mangyayari dyan guys, yung mainit din na coolant ang magre-recirculate sa inyong makina at possible na magputukan yung mga hose nyo sa sobrang taas ng pressure. Ganun din, di ba sa pressure cooker, pag hindi po na-release yung pressure, may tendency na pumutok. So, eto, pag bumukas yan guys, yung mainit na coolant is dadalo yan dito sa inyong overflow tank. Eto guys is overflow tank kung tawagin. Hindi po dito dito napupunta guys yung excess na coolant na sobrang init, na hindi pa, kumbaga, hindi pa siya kayang isabay sa pagpapanamig ng inyong radiator. Dito yan pupunta,
yung mainit na coolant together with yung steam and pressure, kumbaga makikita nyo yan dyan, medyo bubula yan basta nag-release to ng mainit na coolant. Pero syempre, hindi nyo makikita yun kasi umaandar. Diba? Ngayon, pagka malamig na po siya, ang mangyayari dyan is babalik lang po yung coolant nyo papunta dito sa, kumbaga kung anong, pagka pasara na po to, yung radiator cap nyo, kasi bubukas, diba? Habang pasara yan, gagawa naman po yan ng vacuum. So, yung vacuum na yun, yun naman po yung hihigop dun din sa equal amount ng coolant na kanyang tinapon dito sa overflow tank, yun din yung sisipsipin niya pabalik. Okay? Ngayon, pag napapansin nyo guys na nagbabawas na kayo dito ng coolant, it's either kulang na yung laman sa radiator nyo or possible may leak kayo somewhere in your cooling system. So, eto guys, pagka magtatapak kayo or magche-check, make sure lang na pantay yung surface kung saan kayo gagawa. Kasi kung hindi pantay, syempre hindi rin tama yung makukuha nyong kumbaga measurement ng coolant. So, ang pagbukas na ito guys is, i-twist nyo siya pa-left. Left, pagka na-reach nyo na yung kumbaga sagad niya, ipipress nyo yan ng konti. Press and then twist pa tuloy. So, nakita nyo may nilabas siyang coolant na konti. That means maganda po yung seal ng ating radiator cap. So, pagka tinanggal nyo yan, perfect time na rin para i-inspect ang inyong radiator cap for any visible damage. Yeah. So, wala naman. Syempre, bago pa. So, ang discarte dito guys, pagka meron kayong nakitang maliit na crack, replace it. Okay? Kasi madalas ito yung kumbaga hindi pinapansin ng mga owners eh. Yung radiator cap, kumbaga lahat pinalitan na. Water pump, fan motor, kung ano, na thermostat valve. Yung pala, nagli-leak lang yung radiator cap. Okay? So, again, wala namang timeline kung kailan dapat palitan to. Pero, yun nga, once in a while, kailangan nyo rin i-inspect to visually to check if meron siyang physical damage. So, upon checking guys, enough naman yung laman ng ating radiator. So, puno, di ba? Anyways, kung magta-top up po kayo guys, kung magta-top up kayo, wala namang kaso kung halimbawa lumagpas ng konti. Ang mangyayari lang kasi is pupunta lang yun sa overflow tank. So, sa non-pressurized, okay lang yun. Okay? Pero pag pressurized po ang inyong overflow tank, is yung mismong overflow tank yung sinasabi ko guys, ha, hindi pwedeng so sobra po yun. Kasi magkakaroon kayo ng overpressure sa inyong sasakyan. So, mag-overheat po kayo nun. So, for demonstration purposes lang, ganito lang guys yung pag-top up. Okay? So, ganun lang. So, basta na-reach niya na, basta pag magta-top up kayo guys, basta na-reach niya na to, yan, itong mismong plastic na tube na to, that means enough na yung inyong coolant na nailagay. Okay? So, pang pagbalik guys is ganun din. Itatapat nyo lang yung lock and then push ng konti. Ayan. And then lock nyo na in place. Ayan. So, ganun lang kadali. Again, never ever do this on a hot engine. So, marami ng kumbaga marami ng clips na ganyan. So, in the event lang na let's say nag-overheat kayo, wala kayong choice. So, ang dapat nyong gawin dyan guys is maghanap kayo siguro na may hose or maraming supply ng tubig. Buhusan nyo ng buhusan yung radiator. Buhusan nyo ng buhusan para mas madaling lumamig, and also iangat nyo completely yung inyong hood. And then pag sa tingin yung medyo lumamig na, so just to be safe, kung halimbawa lang na talagang nagmamadali kayo,
Kumuha kayo ng makapal na mga basahan, basahin nyo, and then ipatong nyo dito. Cover as much as you can. And then, kung meron kayong magagamit na siguro kahoy, yun yung ipang susungkit nyo dito. Kasi once na niya twist nyo yan ng konti, medyo may marirelease na yan na pressure. Okay? So, yun lang yun. Pagka na-release nyo na yung pressure at wala nang lumalabas na steam, that's the time na buksan nyo, pero dapat naka-cover pa rin yan. Okay? Kasi just in case lang na may parang natirang pressure dyan at pumutok yung radiator cap, is hindi kayo tatamaan ng mainit na kulat. Sasaluhin siya nung makapal na basahan. So, that's how you top up your radiator and how you remove your radiator cap, and also yung explanation na rin how the radiator cap works. So, hope you liked it. Thank you, guys. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, mark na pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, mark na pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today. And hope to see you guys on our next video.